ako ay nag-iibig sa kanya. Sumainyo ang aking pag-ibig. Amen. Good morning, mga kapatid. Sinasabi ng Diyos na alamin ninyo na sa huling panahon, ang panahon ang magiging mapanganib. Magiging maibigin sa sarili ang mga tao, maibigin sa salapi. Walang paglubag. Walang katutubong pag-ibig. At dahil sa katampalasa ng marami, ang pag-ibig ay manlalamig. Marami na manlalamig. Magkakaroon ng falling away. Yan ang huling panahon eh. Kaya check ourselves. Baka mamaya, ikaw na isa ka na doon. Magkaroon ka ng determination. Kasi yan ang kinakailangan, yung determination. Kahit anong bagay. Kahit sa mundo, makakamit mo yung gusto mo if you have that determination. Pag may determination ka, sigurado ka sa sarili mo, gagawin mo eh. Dahil determined ka eh. Nag-decision ka sa kalooban mo. Yun ang pagiging Kristiyano eh. Kung tanggapin mo ang Panginoon, determined ka talaga sa kaloob-looban mo, to the end, hindi ka bibitaw. Magiging masunurin ka. Nung nag-aaral ako sa college, 8 taon ako nag-aaral eh. Sa college. Ang unang course ko, civil engineering, sa UE. Eh kung ako sabay yung durog, barkada, aral, eh komo determine ako na gusto kong tapusin ang ano, kurso ko para sa nanay ko. Hindi para sa akin, para sa nanay ko, pero determined ako. Hanggang sa nawala kami sa UE. Nalipat kami dito sa RTC, sa Mandaluyong. Napalitan ng kurso, walang civil engineering doon, industrial. So industrial engineering, itinuloy ko, na-counted, mga ilang units lang na subject. Pero kung mo determine ako, nagtiyaga ako doon. Sabay yung durog, sabay ang barkada, sugal, bisyo, sabay din ang pag-aaral. Pero kung mo determine ako, natapusin yon. Talagang ano ako, nagtiyaga ako talaga. Ginawa ko din lahat ng paraan para matapos. Kasi ang determination ang pinaka-importante. Ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang maliligtas. You are determined to be faithful unto the end. So kailangan desisyonan mo yan eh. Pag hindi mo desisyonan yan, kakalokawin ka ng demonyo. Kasi isasama ka niya dahil konting panahon na lang ang nalalabi sa demonyo eh. Basahin natin sa Revelation yun ha. Revelation 12:12. Kasi hindi magalaw ni Satanas ang Diyos eh. Hindi niya kaya ang Diyos eh. Yung mga angels ng Diyos, hindi rin niya kaya. Malalakas si Michael, ang lakas nun, hindi niya kaya. Si Gabriel, lahat ng mga angel, hindi kaya ni Lucifer. Pero kung titignan yung pag-aralan niyo mabuti, si Lucifer ang talagang iba ang creation niya sa lahat ng angel. Iba siya. May nakahanda pa nga sa kanya eh, para sa pananambahan sa langit eh, sa future event eh. Pero nahulog na siya eh. Kasi yung binigay ng Diyos sa kanya talaga, yung full of wisdom. At saka yung perfect in beauty. Kaya dahil sa kagandahan niya at sa kayamanan niya, nababalot siya ng iba't ibang uri ng gems eh. Nag-aakyat panahog siya sa bundok ng Diyos eh. Iba ang ano, kaya lumaki ang ulo niya. Akala niya, kaya niya maging Diyos eh. Kasi iba yung binigay ng Ama sa kanyang, ano eh, pag, ang creation niya, iba eh. Archangel eh. Mataas ang, ano, ang archangel. Kumbaga sa military, mga 5-star general yun. Ang taas nun, no? Kaya chief of staff yun. Malapit na malapit sa presidente yun. Parang kanang kamay. Lumaki ang ulo ni Lucifer, naging si Satanas siya. Dahil sa kanyang karunungan, dahil sa kanyang kagandahan. Akala na niya, yung full of wisdom at kagandahan niya, pwede na siyang Diyos. Nagkamali siya doon. Nahulog to yung lupa. Ibinaksak siya ng Diyos dito sa lupa. Eh, malapit na yun eh. Malapit na yun sa tribulation. Ibabaksak na siya. Kunti panahon na lang eh. Ang gagawin niya ngayon, para makaganti siya sa Diyos, yayariin niya yung mga anak ng Diyos. Idadamay niya. Kaya kailangan maging pakatatag tayo sa huling araw kasi baka idamay ka niya eh. Kung determined ka, hindi ka niya kaya. Hindi ka makakaya kasi determined ka eh. Hindi niya kaya ang buwagin yung decision mo dahil buong puso na yun eh. Inilagay mo ang kalooban ng Diyos sa puso mo eh. Ginawa mong alagad ka ng Panginoon talaga. Ginawa mong realidad.
Kasi sabi ng Diyos, kung kaya mo, lahat ng bagay may pangyayari sa Kanya na sumasampalataya. So sabihin mo sa sarili mo, kayanin mo yun. Ako, pag nahihirapan ako, may ginagawa ako, sinasabi, Lord, kaya ko to. Sabi mo, kung kaya ko, magagawa, kaya ko to. Kasi kailangan marinig mo yung faith eh. Kasi faith comes after hearing and hearing the Word of God. Sabi ng Diyos, kung kaya mo, lahat ng bagay may pangyayari sa iyo. Sabi mo sa sarili mo, kaya ko to. Makita mo, kaya mo nga. Yung lang paglalakad, mga kapatid, ang hirap nun eh. Yung naistro ka, tapos maglalakad ka, paralyze ang kalahating katawan mo. Ang hirap nun, pilay ka pa, napakahirap nun. Pero determined ako eh, na ang Diyos ko gagawa sa akin, sumampalataya ako, makakalakad ako. Determined ako, kaya sabi ko kay baby, pamigay mo na yung wheelchair ko, lalakad ako. Hindi yan ang trono ko, no? Ang trono ko doon sa langit. Sa kanang kamay ng Ama, kasama namin ang Panginoong Jesus. Nasa kanan, nakatrono tayo doon, sa langit. Hindi yung trono ko yan, no? Ipamigay mo yung trono na yan. So determined ako. Ngayon, determined din si Satanas ngayon. Determinado si Satanas, naguluhin niya tayo. Kunin niya yung mga anak ng Diyos. Kasi yung mga anak ng Diablo, kanya na yun eh. Hindi na niya iibanghelyuhin yun, nasa kanya na eh. Ang iibanghelyuhin niya, ibabaluktutin niya yung Word of God. Word of God ang kailangan gamitin niya kasi Kristiyano ka eh. Eh hindi ka madadali dahil anak ng Diyos eh. Ito sabi doon sa Revelation 12:12. Kaya't magalak kayo, o mga langit at kayo nagsisitahan diyan, sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo'y bumababa sa inyo na may malaking galit. Sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang, mayroon siya. So galit na to, nag-aalboroto si Satanas. Galit na to, kasi kaunting panahon na lang eh. Kasi, nagawa niya nga manloko ng mga angels eh. Biruin mo, siguro napangakuan ni Lucifer yung mga angels niya. Sige, parang politika. Sige, iboto mo ko, supportahan mo ko. Pag nanalo ko, ikaw ang chief of staff ko. Lalagay kita sekretary ng local internal. Interior local government. Maaaring napangakuan ni Lucifer para pumayag yung mga angel. Eh, mga ordinary angels lang sila eh. Maaaring napangakuan doon. Parang sige, iboto niyo akong presidente, bibigyan kita ng magandang pwesto. Kasi ang taas ng pwesto ni Lucifer eh. Ano siya eh? Bearer of light. Morning star siya eh. Tala sa umaga. Pero hindi siya yung bright morning. Hindi nga siya naging bright eh. Tangay, naging tangay. Pero humon doon sa kagandahan niya at kayamanan at karunungan niya, lumaki ulo niya. Sabi sa Ezekiel 28:15-17. Nahulog siya. Kaya ingat tayo sa mga huling araw na to. Kasi itong huling araw na to, galit na ang demonyo. Pipilitin kayo, manlamig kayo, mawala kayo ng sigla. Ngayon, anong iglesia ka ba? Kasi merong pitong iglesia ang itinayo eh. Yung seven candlesticks sa Bible eh. Ano ka ba? Ikaw ba yung Laodicea na church? Ang Laodicea, malahiningan. Parang ang ano? Christmas light, patay sindi. Pumipili ka ng gusto mong sundin. Pag mahirap, ayaw mo. Pag madali, susundin mo. O Sardis church ka. Yung Sardis church, kumukutitap na yung ano, ang apoy ng Espiritu, mamamatay na. Kauti, o Philadelphia church ka. Ibig sabihin, Pileo Adelphus, o Brotherly Love, a church of fellowshipping church. Ikaw ba yung lagi sumasambal sa Diyos sa Espiritu at katotohanan? Do you fellowship with the church? Ngayon, may pangako ang Diyos doon sa mga Philadelphia church. Sabi sa 3, ito pangako niya. 3:10-11. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. So determined kang magtiis. Tinupad mo talaga ang salita ng aking pagtitiis. Ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. So, sinusubukan na ng Diyos tayo lahat dito. Ngayon, dahil naging determined ka, tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, iingatan kita naman sa araw na ito. Ito na yung araw na yun, mga kapatid. Generation. We are the generations na all the prophecies shall be fulfilled. Nakita na lahat ng signs. Ang kailangan mo na lang talaga, determined ka talaga. Walang pwedeng gumalaw sa iyo, sabi sa Galatians 6:9.
Huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahon ang magsipag-ani kayo kung hindi kayo manghihimagod. Kasi yung paggawa ng mabuti, inihanda na talaga ng Diyos Ama yun eh. Sa simula pa lang, inaplatforma ng Ama. Kaya nung ipanganak niya si Kristo, nilikha niya ang tao kay Kristo para sa mabubuting gawa na itinadhana na ng Diyos nang sa simula pa lang, sa wala pa lang katapusan. So nakahanda na. Lahat ng nakasulat sa aklat ng buhay, hindi magsasawa sa paggawa ng mabuti. So tignan mo rin na sarili mo, nagsasawa ka ba na paggawa ng opak sunod kay Kristo? Pag nagsasawa ka, wala ka sa aklat ng buhay. Bye-bye. Wala ka eh. Eh ano kayo, nagsasawa ka eh. Iyon ang Bible, iyon ang sabi ng Diyos eh. Huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Eh ba't ka nagsasawa? Eh di nagpo-fall away ka. O paano ka makakasama ng Diyos sa langit? Katulad ka ni Lucifer. Kasi napakatagal ng panahon, hindi natin alam how many billions of years bago nakasala si Lucifer. Bago siya naging si Satanas, na natili siya si Lucifer na nag-iilaw. Ilang billion of years kaya yun? Walang nakakaalam. Ang Diyos lang nakakaalam. Pero nung dumating sa puso niya, na sinasabi niya sa kanyang puso, ako'y aakit doon sa trono ng Diyos, maghahari ako sa bituin ng Diyos, at ako'y magiging Diyos. Uupo ako sa trono ng Diyos at ako'y magiging Diyos. Doon na siya nahulo. Kailan yun? Kaya ang haba ng panahon, ngayon ganun din tayo, ilang taong ka ng Kristiyano? Katulad ka rin ba ni Lucifer na makikita sa puso mo na ayaw mo na? Magsasawa ka na? Hindi kayong alak sa kanahan. Habang tumatagal, dapat sumasarap. Habang tumatagal, dapat tumitibay. Para kang manok na Texas. Alam niyo ba yung mga manok na Texas? Ibig sabihin nun, yung mga manok nanggaling sa Texas, USA. Ang lahi ng manok na yun sa Texas. Alam niyo naman ang Texas. Yan ang lumaban sa Mexico noong araw. Mga Mexican, remembering the Alamo. Yan ang lumaban pa nung nag-Civil War pa sila. Texicans, mga Texas yan, hindi umuurong sa laban yan. Ganon din ang mga Kristiyano, hindi umuurong sa laban yan. So, ikaw ba'y Texas? Alam niyo, Texas, kapag yun yung nasusugatan, lalo tumatapang. Pero kapag yung bata pa, yun hindi pa talaga matured ang pagkamanok niya, pag nasaktan niya, tumatakbo. Pero pag yung buo na o matured na siya, yung malakas na siya, talagang binata-binata na siya, kahit ano gawin mo sa Texas, hindi umaayaw yun. Kahit putulan mo ng ulo, hindi ayaw yun. Gagalaw pa rin yun. Yun ang Texas. Yun ang Kristiyanong tunay. Mananatiling tapat hanggang wakas. Hindi ka magbabago ng pag-iisip mo o puso mo. Determined ka. Yan, sinasabi mo yan sa sarili mo. Kasi alam lang Diyos yan eh. Sabi nga na, huwag ka susumpa. Na hindi mo na namang gagaw eh. Kaya nga, kausapin mo sarili mo para marinig mo. Kasi faith comes after hearing and hearing the word of God eh. Sasabihin mo yan sa sarili mo. Halimbawa, sa panganib. Ako sa panganib, halimbawa, napansin ko, dumadaan ako sa isang lugar, napakaraming nagiinuman, tambay. Sinasabi ko sa sarili ko yun. Although I walk in the valley of the shadow of death, I fear no evil. The Lord is with me. I am powerful. Kasi you have to believe that word. Para ngayon, marilax ka. Hindi mo, hindi ka mag... Sa aso. Yung mga aso, nakalat sa kali. Ang daming rabbit yan, makamamit, kagating ka. Kailangan talaga sabihin mo sa sarili mo, Lord, naniniwala ako, ligtas mo ko doon sa asong to, ha? Hindi ako makakagat nito. Hindi ka na, aamuyin ka lang, lalapit siya, hindi ka na makakagat. It's true prayers and faith, eh. Kailangan determined ka sa word of God. Sabihin mo, faith comes after hearing and hearing the word of God. Sasabihin mo yung word of God sa sarili mo. Kaya hanggang sa masanay ka na, pag nasanay ka sa kabanalan, sanay ka nang i-declare yung word of God sa sarili mo. Hindi sasabihin mo, I claim it. You claim it, hindi mo naman sinusunod. Meron ganun, I claim it. Ano kini-claim mo? Word of God. O, ba't di mo ginagawa? Sabi ni Kristo, ba't niyo ako tinatawag na pastor? Hindi naman kayo sinusunod sa utos ko. Useless yun eh. Yung great pastor natin si Kristo, ba't di mo sinusunod? Tapos sasabihin mo, member ka ni Kristo. Hindi ka sumusunod eh. So, ano ba tayo? Laodicea, Sardis ba o Philadelphia? Kailangan makita mo sarili mo kung sa church ka eh. Anong uri ka ng church? Different churches yan eh. Bagamat hindi naman perfect ang lahat ng church, doon mo makikita naman yung isang napakagandang pag-uugali ng isang Philadelphian church. Siya bumibitaw sa fellowship sa iglesia, sa worship, sa mga covenant niya. Lahat ng covenant niya sa Diyos, sinusunod niya. Determined siyang sumunod na magtiis.
At ang mananatiling magtitiis ang gawa ka, sino maliligtas? Kaya tignan mo lang ang sarili mo eh. Magtitiis ba ako? Huwag na yung iba, tignan mo, sarili mo. Sabi sa 2 Corinthians 13:5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. So huwag mo siyasatin yung iba. Dahil pag siniyasat mo yung iba, ako babalik sa iyo yan. Pag sinabi mo ikaw, ganito, babalik sa iyo, katulad ka rin niya. Kaya sabi, huwag kang humatol, parang hindi ka katulad. Siyasatin mo yung sarili mo, huwag yung iba. Kasi pag iba siniyasat mo, magkikriticism ka, magkikriticize ka. Don't criticize, so you won't be criticized. Do unto others what others do unto you. Sarili mo na lang ang siyasatin mo. Ito sabi, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Subukin nyo ang inyong sarili. Subukin nyo. Ako sinubukan ko dahil sabi sa ano yan, 1 Thessalonians 5:21, subukin nyo ang lahat ng bagay at kunin nyo mabuti. Sinubukan ko hindi na uminom ng gamot eh. Sabi ko hindi ako iinom ng gamot. Talagang ginawa kong guinea pig sarili ko. Sinubukan ko sa sarili ko, hindi sa iba. Hindi ako uminom ng gamot. Pero binomonitor ko yung blood pressure ko. High blood pa rin ako. Hindi ako umiinom ng gamot sa diabetes ko. Ang taas pa rin ang blood sugar ko. Well, Lord, ano itong pinapakita mo sa akin na to? Dapat ba akong bumalik uli sa gamot? Kasi sinubukan ko eh. Nabibigyan niya naman ako ng karunungan na kapag may sakit ka, kailangan ma-maintain. Kasi ang body natin, may maintenance ng blood pressure eh. Dapat 120 over 80, hindi umaalis yun doon. Eh 120, 130 over 90 ako lagi yan, taas eh. Tapos yung blood sugar mo, dapat 99 pababa. Ba eh, lagi ako 100 plus, yato ko. Lord, ito na yung mga signs, ano? Na talagang kailangan akong bumalik sa gamot. Tapos nabigyan din niya ako ng karunungan na kapag okay ka na, umiinom ka ng maintenance, tapos kumakain ka na mabubuting pagkain, nag-diet ka talaga. O pag na-realize mo na na okay ka na, pwede nang bumitaw sa gamot, tsaka ka bumitaw. So yun na nagiging ano sa akin. So, sige Lord, yun ang gagawin ko. Kasi kailangan subukan mo sarili mo eh. Sabi sa 1 Thessalonians 5:21. Subukin ninyo ang lahat ng bagay. Ingatan ninyo yung mabuti, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. So paano mo malalaman kasi kung hindi mo susubukan? Paano mo malalaman yung sarili mo kung pwede ka nang hindi maggamot? Subukan mo, isa lang mo sarili mo, huwag yung iba. Gawin mo eksperimento sarili mo, experiment mo. Kasi yung mga scientist, kaya sila nakapag-conclude, nag-e-experiment sila eh. Diba? Nag-o-observe muna sila, tapos kukunin nila yung mga data, tapos magko-compare sila, iko-compute nila, ayos ba, ano conclusion? So pag nakita nila yung conclusion, ito na conclusion. At tulad ng trabaho ng mga pharmacist, ewan ko, paggawa ng gamot, diba? Gawa yung gamot. Ang daming research work niyan. Ang daming experimentation gagawin niyan. Kaysa makapag-conclude sila na itong gamot na ito, konti lang ang deep ang, ano, ang side effects. Pero mas marami naman ang useful effects. O okay sa market ito. EFDA na yan. So ganun din eh. Ako, yun na nga. Na-realize ko, hindi pala ako dapat basta tumigil doon sa maintenance ng gamot. Kasi hinomonitor ko araw-araw din ang blood pressure ko eh. Tsaka yung blood sugar ko eh. Aba eh, pataas pa rin naman. Nagpapasting na nga ako, puro tubig, puro prutan, hindi na ako nagkakakain ng mga gusto kong pagkain. Tapos ganun pa rin. At siya, matagal talaga yan eh. Kasi ano yan, daily basis kasi yan eh, sa dugo. Daily basis yan eh. Pag nailagay na sa dugo mo yan, ang hirap na maalis eh. Katulad ng mga ano, mga shabu, yung mga drugs. Kaya natetes pa nila yung dugo kahit ilang buwan na yung dumaan eh. Nananalaytay sa dugo eh. Eh nananalaytay pa sa dugo yung ano, kaya... Ang dugo ay buhay. Kaya ang dugo, yan ang dumadaloy sa puso, ipapunta sa lahat ng internal organ. Eh kung ang dugo mo'y marumi, kasi ayun yan eh, sasalain sa kidney yan, tsaka sa liver. Eh yung mga gamot, synthetic nga yan, chemical yan eh. Hirap na nga yung kidney, tapos dadagdagan mo pa. Eh kaso nga, may sakit ka eh. So pag may sakit ka, dapat i-maintain. Kasi yun, kaya ng kaluluwa ko, yung katawan ko, may edad na rin ako. 66 na rin ako eh. Hindi ko na rin kakayanin yung gano'n. Kahit ako'y umiiwas sa mga masamang pagkain, nagdadahit ako, fasting ako, puro tubig, prutas, gulay. Ganun pa rin. Sabi ko, 140 over 90 pa rin.
bukas, sa ibang araw, ibang oras ako, ganun pa rin. Pinakamababa ko, 140 over 90. Sa blood sugar ko naman. Fasting blood sugar na ako. Mula hapon, siguro alas 5, hanggang alas 9 na umaga, hindi ako makakain fasting. Kukunin ko yung blood sugar ko, ay mataas pa rin. Dapat sana kahit 100 man lang, maabag hindi eh. Kaya ko, talagang pinababalik ako sa gamot. Bibili na naman ako ng gamot. O, bibili na uli ako ng maintenance. Tapos, yung addendum ni Lord sa akin doon, kapag nakita mo na na umi-epekto na yung mga kinakain mong mabuti, na hindi na kailangan mag-rely sa maintenance ng gamot, tsaka bumitaw doon sa gamot. Kasi ang mi-maintainin mo na, yung nutrisyon. So, alisin na yung chemical sa nutrisyon. So, it's a process eh. Parang kaligtasan din yan eh. It's a process, yung regeneration process to eh. Ang kaligtasan process eh. Hindi ka pwedeng umatras o tumigil sa proseso. Kung ano yung proseso, tuloy-tuloy ka lang, pasakop ka, catch the wind of the Spirit. Ano ba ipinapakita ng Espiritu Santo? Kayo, catch the wind. Katulad ngayon, ang ibinibigay ng Espiritu Santo, huwag kang manlamig, maging determinado ka. Huwag kang maging malahininga o mamatay yung apoy ng Espiritu sa'yo dahil pag namatay yan, patay ka na rin yan. Kasi ang nagpapatakbo lang sa atin, Espiritu Santo eh. Ang walang Espiritu ni Cristo, wala sa Diyos yun eh. Kaya ibinigay ang Espiritu Santo. Ngayon, huwag mong paiyakin yan. Ibig sabihin nung huwag i-grieve the Spirit, yung magiging ano, malungkot, huwag mo palungkotin. Kasi nalulungkot ang Espiritu Santo, anak ka na ng Diyos, ganyan ka pa rin ginagawa mo. Wala kang determinasyon na magpakabanal-banal. Ang banal, magpapakabanal. Kaya ka binanal para magpakabanal-banal. Kasi yung mga hindi banal, hindi naman magpapakabanal, hindi banal yun eh. Ang nagpapakabanal-banal, yung banal. So para mabanal ka ng Diyos, tanggapin mo ang Diyos. Linisin ang lahat ng kasalanan mo, ibautismo ka sa tubig, ibautismo ka sa Espiritu para ibigay sa iyo Holy Spirit, labanan ang lahat ng masamang Espiritu. Magtagumpay sa lahat ng pakikipaglaban sa mundo. Katulad tayo ni Joshua. Si Joshua para si Jesus Christ yan eh. Kasi yung Joshua, meaning niyan, God is salvation eh. At ang nag-leader o ang nagdala sa mga bayan ng Diyos, nakapalit ni Moses si Joshua papuntang Promised Land. Eh di ba papunta tayo ng Promised Land? Sino leader natin? Si Jesus Christ. Si Joshua. Si Joshua naghatid sa Promised Land sa bayan ng Israel. Ganun din. Si Jesus Christ ang magdadala sa atin sa bayan ng Diyos sa langit. Pero determine ka. Kasi ang daming nilabanan ni Joshua ang kingdom. Lahat ng sumalubong sa kanilang kaharian, matalo ni Solomon. Ayan yung ano? Ni Joshua. Talo ni Joshua. Ilan yung mga kaharian talo niya bago sila nakarating sa Promised Land. Pagdating sa Promised Land, may kalabang pa nga eh. Si Goliath, yung lahi ni Ana, Gal. Diba, ang nakalaban niya si David. Kung titignan nyo, si David, shepherd yun eh. Anong malay niya sa pakikipagdigmaan o ispadahan? Eh, alam lang niya yung isling niya, yung tirador niya. Kaya nung humahamon, kasi umabot pa ng 40 days, araw-araw hinahamon ni Goliath ang isa, o sino sa inyo yung magaling na lalaki ng Israel? Lumabag kayo sa akin, pag ako'y natalo, aalis kami dito. Pag kayo natalo, aalis kayo dito. Sino lalaban sa inyo? Eh, narinig ni David yun. So, kasi, bibigay niya ng pagkain yung mga kapatid niya, puro sundalo yun. Narinig ni David, sabi niya kay Hari sa, ako ang lalaban sa kanya. Sabi ni Saul, paano mo lalabanan? Wala kang experience sa battle. Sabi niya, alam niyo po ba na dalawa na napatay ng aking isling? Isang leon at isang bear? Eh, paano makapatay ka ng leon dahil sa tirador? At saka ng bear, ang lalaki yun, dambuhala, ano, kakainin ka nun. Sabi niya, nakapatayo ako. Kung paano ko nailigtas sa mga tupa sa laban sa leon at saka sa bear, ililigtas ako ng Panginoon laban kay Goliath na napakasamang tao. Inaaglahi sila eh. Sabi, asan na yung Diyos nyo? Inaaglahi na ni Goliath ang Diyos ng Israel na nagalit si David. Sabi niya, bakit mo inaaglahi ang bayan ng Diyos at ang mga army nito? Patay ka sa akin. Sabi ni Goliath, eh kutong lupa ito, anong magagawin nito? Pipitikin ko lang ikaw eh. Eh di naghanda na si David. Kumuha ng mga makikinis na bato. Lima. Limang makikinis na bato. O hindi, nilagay niya sa tirador niya, inasinta niya eh. Kasi asintado si David. Yun yung ano niya eh, forte niya eh. Doon siya sanay sa weapon na yun eh. Nung ipasuot sa kanya yung mga katakot-takot na mga
helmet, ispa. Pagbuhat lang espada, talo na siya. Eh, pero yung mga bigat-bigat ng espada, hindi na siya makagalabi. Ano gagawin ko dito? Alisin niyo sa akin yan. Hindi yan. Ang kailangan ko, ito. Sabi ni, eh, baka matalo ka. Hindi. May Diyos tayo. My God will deliver him from me. Ang lakas ng faith ni, ano, ni David. O, hindi nung tirahin niya. Alam niyo ba, bumaon sa noo, yung bato. Sa lakas ng birada ni David, bumaon sa noo. Ang sabi ng Bible, bumaon sa ang bato sa noo ni Goliath at bumagsak siya. O, hindi nagkaroon ng chance ngayon si David para kunin yung espada ni Goliath. Yun ang ipinutol niya sa ulo ni Goliath. Dinala sa Jerusalem. O, tagumpay ang Israel doon. Kung titingnan niyo si David, ano ba si David sa pakikipagdigmaan, siya ba ang nakapatay? Oo, siya yung ginamit ng Diyos na pumatay. Kaya kahit anong Goliath ang haharapin natin, talo yan. Huwag kayong mag-alala kahit yung Goliath ng buhay niyo, harapin niyo. Huwag kang tumakbo kay Goliath, harapin mo. Kahit sanay sa giyera yan si Satanas, talo yan. Ang tumalo dyan si Jesus Christ sa krus. Tinamaan na sa noo, bumaon na yung bato sa noo, talo na yan eh. Pugot ulo na yan si Satanas, yung wala na magagawa. So ang gagawin na lang niya, magdamay. Kaya sabi ng Bible, he is like a roaring lion. Kasi ang lion, lakas ng bunganga niyan eh. Grrrr! Ang mga pangil pa, eh kasi si Satanas wala nang pangil eh. Puro grrrr lang yan, grrrr, puro pananakot lang. Pag natakot ka, diyan ka bibira dahil. Huwag kang matakot. Sabi nga ni Kurite, ang takot ay nasa isip lamang. Diba? Minsan magaganda mag-compose yung composer natin. Lalo yung si Sampaguita, ang gaganda ng composition, gusto ko yan. Yung sa Diyos lamang. Sa Diyos lamang. Hindi na masasaktan. Sa Diyos lamang. Ang pag-ibig sa Diyos lamang. Kung gusto mo matagpuan ang tunay na pag-ibig sa Diyos lang, huwag mo hanapin sa asawa mo, sa nanay mo, sa tatay mo, kapatid mo, sa pinsan mo, sa iglesia. Hindi natatagpuan dyan ang pag-ibig. At tunay na pag-ibig, natatagpuan sa puso mo. Sa Diyos lang yun. Nasaan ba ang Diyos mo? Nasa puso mo. O saan nandun ang puso mo? Nasa Diyos. Asa na pag-ibig? E di nasa puso mo, ang Diyos ay pag-ibig. Huwag kang maghanap. Kasi pag naghanap ka, halimbawa, lalo na yung tumatanda na, giting emotional yan. Hindi man lang ako'y naaalala ng mga anak ko, pati mga apo ko, wala na nakakaalala sa akin. Kahit mag-greet man lang ako ng birthday, wala na. Kawawa ako. At sabihin siya ni Satanas, sige tuloy mo ba yan, maganda yan. Eh, ikaw naghahanap ko eh, life is not seeking eh. Iba tayo mo sa Bible lang pag-ibig, ang pag-ibig nagbibigay. Kasi pag ikaw yung nagbibigay, hindi ka na maghahanap. The Lord is my shepherd, I shall not want. Pero kung naghahanap ka, wala ka matatagpuan. Nasa iyo na hinahanap mo pa. Sabi nung matatanda, asan ba'y salamin ko? Sabi nung ako, ayun, nasa noo niyo. Nilagay pala sa noo. Ang nawawala, salamin ko. Hanap ako ng hanap. Ayan, sa noo niyo. Ay, ito lang pala. Ang matanda, ulianin na nandito lang sa noo. Na hinahanap yung salamin. Minsan nga, hawak-hawak na niya. Asan ba yun? Ayan, sa kamay niyo. Nag-iedad. So, mga kapatid, napakalampit na ng araw. Basta huwag kayong bibitaw. Determination ang, is the name of the game, mga kapatid. Amen.